Aquarius, welcome dito sa iyong July overall reading. Silipin natin ano ba itong mga ring paparating sa'yo, no? First week, second week, third week, and fourth week of July. Hello sa ating mga returning subscribers. And if you are new here, please don't forget to subscribe and tap the bell icon. Kung gusto nyo naman ng private reading, guys, pakilike and follow Purple Teen Facebook page. Dubo kayo mag-PM kung magbubuka kayo ng reading or mag-i-inquire. Hanapin nyo lamang yung link at details sa description itong ating video. Again, pwedeng mag-resonate ito, pwedeng hindi, no? Since hindi po ito private reading, no? Ito ay pangkalahatan. Collective reading lamang. So, kunin nyo lang ano yung mga tumutugma para sa inyo. And if you want to express your support and appreciation sa aking channel, please join our membership and pwede rin po kayo mag-send ng super thanks, no? So, kung kayo po ay generous, gusto nyo magpaabot ng appreciation, mag-send po kayo ng super thanks. At kung gusto nyo naman maka-avail ng ating exclusive membership privileges, mag-join po kayo ng ating membership, no? So, magiging priority kayo, explain ko lang konti, magiging priority kayo pag magla-live ako, mag-free reading ako, mas uunahin ko yung mga members compared dun sa mga hindi member. So, may pa-shout out, priority ko yung mag-reply agad sa mga comments ninyo, yan, yung mga ganyan. Pwede rin kayo magkaroon ng mga ng discount sa aking private reading, so yan lamang yung ilan sa ating mga privileges. Meron pang iba, so kung curious kayo, tignan nyo na lang yung details. Hanapin nyo lang yung join membership dito sa ating screen, no? And yung super thanks naman yun yung heart shape icon na may S. So, Aquarius, anong meron para sa'yo? Tatag muna natin lahat yung cards nyo, Aquarius, bago natin basahin. So, pagkakasyahin lang natin dito. Yan, yung apat na rows na yan, yung nagsisimbolize ng first week, second week, third week, and fourth week ng July mo, Aquarius. So, nakikita ko na dito sa first week of July mo, Aquarius, no? Ikaw yung gagawa ng mga changes. Ikaw yung gagawa ng action, no? Nasa sayo yung, ano, yung kumbaga, yan ay creative energy, forceful energy. Ikaw yung mag, ano, ikaw yung mag-initiate sa yung manggagaling, yung effort. Ikaw yung gagawa ng paraan. Ikaw yung gagawa ng action, no? At ang overall energy mo sa first week of July mo, Aquarius, is trust. So, trust mo daw yung inner voice mo, Aquarius, kung ano man yung intuition mo, trust your intuition, no? So, magtiwala ka lang, Aquarius. Magtiwala ka lang sa proseso, magtiwala ka lang sa universe, no? Itong first week of July. Meron ka ding tower dito. So, merong something tungkol sa stability. Pwedeng pupunta kayo sa isang mataas na building, kung saan man yan, no? Tall building, eh. No? Pwedeng mapayat na mataas na building. Okay. So, yan, pwedeng ma-feel mo dito, magiging confident ka and secure about something. Kung relationship man yan, business or career, kung ano man yung tinutukoy dyan. Sa tingin ko, magiging matatag ka dito, Aquarius, hindi ka matitinag kung meron mang challenge na paparating sa iyo. Kung susubukin man yung katatagan mo, yung reputation mo or integrity mo, hindi ka matitinag dyan, no?
So, tingin ko you will be able to survive. Kayang-kaya mo lang yan. Kasi ikaw ay matatag na person, malakas na person. So, merong sun card dito, Aquarius, pwede kang may makadeal na, Akala ko yung strength. Sorry, sun pala to. So, ibig sabihin yung sun card, Aquarius, no, magiging positive yung outcome. Kung ano man yung ginagawa mo, yung gusto mo mangyari, kung may project ka, basta yung pinaka ending, yung pinaka outcome ng sitwasyon mo is magiging positive. So, kung naghahanap ka ng kaliwanagan, ng clarity, Aquarius, makukuha mo yan ngayong first week of July. So, this is also a success card, no? So, yun nga. Gaya na sabi ko, positive yung magiging outcome, magiging magandang kalalabasan, no? Netong sitwasyon mo. Pagdating sa love life mo, first week of July, getting to know each other, Aquarius. So, pwedeng may i-reveal itong person mo sa'yo or pwedeng ikaw yung may i-reveal sa person mo. So, meron kayong matutuklasan sa isa't isa. Okay, yun yung nafe-feel ko dyan. Second week of July, for you, Aquarius, you have discipline. So, kailangan mo ng discipline. Oh, ayan, oh. Kailanganin mo ng disiplina itong second week of July, Aquarius. Kailangan mo sumunod sa ayaw at sa gusto mo. Hindi yung diktatorya, Aquarius, no? Ang ibig sabihin lang yan, kumbaga sa atin, di ba, may mga magulang tayo. Sinusunod natin yung magulang natin kasi respeto. Parang ganun. So, kung nasasakop ka ng isang lugar, kumpanya, o kung ano man yung kinabibilangan mo, kailangan mong sumunod, no? Sumunod sa rule, sumunod sa batas, sa policy, yan. Kumbaga, may mga rules na hindi dapat natin i-break or kailangan nating sundin sa ayaw at sa gusto natin, no? So, kumbaga, sa recipe, susundin mo sunod-sunod yung instructions, no? Yun, parang ganun, instructions, recipe. So, ayan. Proseso, sa tingin ko, may proseso dito na kailangan mo talagang pagdaanan at sumunod ka dun sa proseso, okay? So, merong moon dito sa second week of July mo, Aquarius. Ang ibig sabihin lamang neto, pwedeng nagmamanifest yung mga bagay na pwedeng mga emotions mo, fears, insecurity. So, baka may lalabas sa yung mga ganyan, no? So, baka magiging ikaw ay anxious, worried, takot, or sensitive, yan. So, pwede rin may mga secrets pa. So, dito sa first week of July mo, may mga marireveal na mga secret. Etong second week of July mo, parang ganun din. No, mukhang may mga misteryosong bagay na pwedeng mag-surface o sumulpot or ma-reveal. Okay? Pagdating sa love life mo naman, may engagement. So, ayan, mukhang magiging very active kayo ni person mo sa tingin ko. No? Ibig sabihin, yung very in touch kayo ngayong second week of July. So, iba sa inyo, baka papasok ng engagement, literal, no? Kung iba sa inyo dito, baka kayo ay, kumbaga, level up, no? May engage ka na dyan sa person mo. Mas magiging walalim itong samahan ninyo, commitment ninyo sa isa't isa. Third week of July, Aquarius, you have loneliness. Okay, oo, yung iba talaga dito, may pinagdaraanan kayo na sa transition period pa lang kayo. And sa tingin ko, hindi pa nakukompleto itong recovery ninyo, yung transition ninyo. Kumbaga, parang nandun pa lang kayo, on the way pa lang kayo, papunta dun sa lugar na gusto nyong puntahan, no? So, kung improvement yung pinag-uusapan natin, hindi pa ito yung final, no? Nasa proseso ka pa lang ng pagpapaganda, ng pag-i-improve. Pero, ang ibig sabihin nun, Aquarius, huwag kang mainip kasi darating ka rin dun sa kung ano man yung gusto mong kahinatnan, ano man yung pupuntahan mo, kung saan man ito patungo. Okay? So, mag-focus ka. The idea, Aquarius, is to focus dito sa iyong healing, sa transition period mo, dito sa iyong sa development stage or
renovation stage nitong ano kalagayan mo, no? Mag-focus ka dito. Eh, yun nga, magiging maganda yung pupuntahan mo, 'di ba? Okay, so magiging maganda eh. Magkakaroon ka na ng kaliwanagan dito. Aquarius, huwag kang mag-alala. So, kailangan mo lang pagdaanan tong mga bagay na to. And hindi mo pwede kasing walang shortcut dito sa transition mo eh. Yun yung nakikita ko eh. So, hintay mo na lang talaga hanggang maging okay yung mga bagay-bagay. Hanggang maging okay ka na or maging okay na yung sitwasyon mo. So, yun. Focus na lang muna dito sa present. Kasi ayan, magiging maganda yung outcome nito. Nitong proseso na ito na pinagdaraanan mo, itong transition period mo. So, nakikita ko na maganda yung kahihinatnan niyan, no? Kung success, makukuha mo yung success. Kung hinahanap mo yung happiness, mahanap mo yung happiness. Kung hinahanap mo yung healing, oo, makaka-recover ka. Kung hinahanap mo yung kasagutan sa tanong mo, yung clarity, no? Mahanap mo yung kaliwanagan, okay? O, diba? Konti na lang. Ito na yung energy mo eh. Malapit ka na eh. Malapit ka na sa... Ano ba tawag dito? Malapit ka na dun sa... malapit mo nang ma-achieve yan. Ayan. Kumbaga, kung hanggang level 10, nandun ka lang sa level 9. Konting-konti na lang. O baka nandun ka na nga actually sa level 9.5 eh. So, nakikita ko dito ano... konting pagtsatsaga na lang pagtitiis Aquarius, no? Baka itong third week of July eh ma-achieve mo na yan and mangyari na yung magandang outcome na sinasabi ko sa'yo. So pagdating sa love life mo, third week of July, stay optimistic about your love life, diba? Maging positibo palagi Aquarius, so lalo na kasi kung ano yung iniisip mo, yun yung ma-attract mo. So, baka dapat yun yung maging approach mo dito. Kung may karelasyon ka, huwag kang mag-focus dun sa mga negative dito sa samahan nyo. Mag-focus ka dun sa mga positive aspects nitong person mo. Mag-focus ka dun sa mga magagandang bagay, positive aspects ng relasyon ninyong dalawa. Okay? Dun sa mga hindi pa nagkaka-love life, maging optimistic kayo, Aquarius. Kasi baka itong third week, no? Kung ano yung iniisip nyo, yung ma-attract ninyo. So, kung hindi nyo pa nahanap yung soulmate nyo, baka ngayon third week, kung minamanifest ninyo, nagpo-focus kayo sa pagiging optimistic, positive, baka yun yung makuha ninyo. Okay? So, ayan. Fourth week naman, Aquarius, no? Meron kang empathy. Dapat maging open ka, both sides of the situation, Aquarius, itong fourth week of July. Kung ano man itong sitwasyon na kakailanganin mo yan, no? So, pakinggan mo rin yung side ng iba, paliwanag ng iba, yun yung sa tingin ko. I-consider mo rin yung, hindi lang yung sarili mo, i-consider mo rin yung iba. Okay? Never ending story. So, ayan. Magpapaulit-ulit lamang itong mga bagay na ito, victim mentality, hurtful resentment, o kung ano mga negative energy na ito, Aquarius. Hanggat inaalaw mo. So, ang ibig sabihin niya, Aquarius, meron kang ability, nasa sa'yo yung power para matapos na itong never-ending story na to. So, sa tingin ko itong 40 of July, pwedeng matapos na yan. Okay, kung feeling mo, palagi ka na lang tihado, yung mga ganun, basta yung mga never-ending story, yung mga self-pity, yung mga unnecessary drama sa buhay natin na kinikreate natin sa sarili natin na nire-relieve natin ng nire-relieve instead na matapos siya, nagiging recurrent pattern and nagiging parang, alam mo yung curse or spell na hindi na natatapos, yun. So, ang makakapag-end nitong spell na to, ikaw din mismo, Aquarius, no? So, kung paano mo babaguhin yung sitwasyon na yan, it's entirely up to you. Kung gusto mong manatili dyan sa never-ending story, mananatili ka dyan. Ang ibig lang sabihin nun, ikaw talaga yung gagawa ng changes. Kaya pala may, ano dito, young energy. Okay? So, manggagaling talaga lahat sa'yo. Yun yung nakikita ko dito sa kabuuan ng July mo. Oh?
Pero ngayon nakikita ko, pwedeng may tendency niya na matapos na yung never-ending story sa wakas. So, kung pipiliin mong tapusin yan, matatapos na yung never-ending story na yan, Aquarius, no? May maanlakang solution sa problema mo, Aquarius. Baka nga eto na yon, katapusan ng never-ending story. Ngayon, no, meron kang key. So, eto na yung susi. Eto na yung susi dito sa kandado, kung ano man yung bagay na nakakandado na yan. Ma-unlock mo na, mahanap mo na yung solusyon. Ma-unfold na yung mystery, kung ano man yung dapat na ma-reveal dito. Masusolve na yung mystery, makukumpleto na yung puzzle, no? Mahanap mo na yung missing link, yung missing piece of the puzzle. Mahanap mo na yung kasagutan, yung solution. And merong the world. Okay, so ito ay completion, graduation. Baka naman graduation mo. Graduation ng anak mo, pamangkin mo, kapatid mo. Pwede rin naman na ito ay achievement. So baka may ma-unlock ka, level up ka dito, ha? Aquarius, ha? Nakikita ko kasi ang the world card is malaking achievement. So kung merong magtatapos sa buhay mo, ang ibig sabihin, na-complete mo na yung level na yon, merong ma-unlock sa yung panibago. So, yun yung leveling up na sinasabi ko. Kung merong makukumpleto, matatapos, achievement, merong panibagong paparating sa'yo. Okay? So, love life mo, Aquarius, sa 4th week of July, express your love. Okay? So, mukhang ikaw na naman. Ikaw daw dapat yung magpakita dito ng ano... Yung express mo yung sarili mo, Aquarius, no? Huwag mong pigilan yung feelings mo dyan sa person na yan. So, kung gusto mo ipakita yung feelings mo, yung nararamdaman mo sa kanya, kung ano man yung gusto mong i-express na yan, no? Don't be shy or don't hesitate na i-express yung totoong nararamdaman mo dito sa person na to. Okay, Aquarius, ito yung mga nakuha kong energies dito sa July overall reading mo. Thank you so much for being here. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe and tap the bell icon. Siyempre, huwag nyo na rin kalimutang mag-comment, like, and share. At kung gusto nyo mag-join ng ating membership or mag-super thanks, hanapin nyo lang yung mga buttons dito sa screen. Thank you so much, Aquarius, no? Take care at kita-kits sa ating next reading.